Ito. So ayan, okay. So this is just an update, okay? So now, bibigyan ko kayo ng S&P, EUR USD, and then gold since majority na marami na talaga nag-trade sa gold, no? So anong gusto niyo unahin ko? Sige. Tan. Okay, S&P. Okay, let's go to S&P. Okay. So, first of all, pupunta muna tayo nito kung gusto niyo makita yung S&P. Pupunta muna tayo dito sa on a weekly chart. So, meron tayong weekly imbalance kasi on this side ng S&P. Actually, matagal na natin 'to pinag-uusapan, yung weekly imbalance na 'yan. So, dito niyo yung makikita. Ayan. Naiintindihan? Ito. So, which is kung makikita niyo, CB siya, okay? Bearish 'yan, okay? Ang tanong, kailan magiging bearish 'yan? You don't know until i-indicate niyo siya as volume imbalance or weekly imbalance. Now, kung makikita nyo dito, on a daily chart, mag-zoom ako ng konti, ayan. Okay? So, kung makikita nyo dito, as the market move higher and higher, kasi kung titignan natin sa lower time frame, on a 1-hourly time frame, naging bullish yung market natin, talagang sinugok nyo na sinugok, or binasag nyo na binasag, which is normal, since may news ngayon, news driver, and I'm expecting hindi din ititrade to ni ICT. Bakit? Kasi hintay niya magpunta yung market on that weekly volume imbalance to do what? Isa lang yan, guys. It's a short. Okay? It's a short. Yung weekly imbalance na yan. Okay? So, kung titignan nyo maigi, guys, napaka-bearish nun. Sobrang as in bearish yun. Pero, since nakalong kayo ngayon, okay, you don't have to worry. Kasi again, it's a weekly. Mahabang time frame yan. Okay? Hindi ibig sabihin na sinabi kong short to sa weekly, is short yan ngayon, ngayong umaga or ngayong oras. Okay? Hindi ganon. Okay? Weekly yan. Pero I just wanna give you insight kung ano yung possible na mangyari dito. So, titignan nyo yung weekly time frame natin, nandiyan dyan na tayo. Now, ang volume imbalance ba nire-respect? Hindi naman. Wala namang ganon tinuro. Okay? So, normal na lalampasan niya yan. Okay? Normal na lalampasan niya yan. So, sa mga naka-long position dito, tignan nyo na maigi itong sides na to. You have a week right around 45.10, somewhere around 45.10, right around in this side, or which is what we call buy side liquidity. Okay? We do have a buy side liquidity hanggang dito pa sa zone sa to. So, I'm expecting yung weekly volume imbalance na to, possible i-push pa to higher. Bakit? Kasi, it's just Thursday. Wednesday kanina, Thursday ngayong araw, you still have 2 days left bago mag-close yung market. Okay? So, hindi malayo na maging bullish tong market na to and push it towards to this 45.11 today and hanggang mamaya. Okay? So, may last fuel pa to. Okay? May last fuel pa to. Pero, since, you know, hindi namin tinatouch yan, hindi ko gagalawin to. Okay? Why? Kasi I'm preparing myself. Iipunin ko na lang yung pera ko kaysa masunog pa dito since wala tayong kasiguraduhan on a volume imbalance kasi hindi natin sure kung hanggang saan yung fuel neto since meron tayong weeks right around here. So, possible tumaas pa yan hanggang 45.10 on our 8 cap on a weekly chart. Pero, kung titignan nyo to sa lower time frame, just like on 4 hour, makikita nyo na yung resemblance na nagkakaroon na tayo ng weakness on that top. And if you go lower, spinning top candle, weakness, go to 30 minutes, huge candle, 15, makikita nyo na nagkakaroon na kayo dito ng easy, simple market structure. Okay? Pero, hindi nyo maikakaila, okay, na possible malong pa to, not until what? Ito kasi eh. Ito kasi yung tinitingnan ko. Kanina ko pa tinitingnan to or kanina ko pa binabantayan tong zones na to. Bullish to not until basagin to. So, sa mga niglong, okay yun. Kasi bullish to. Not until basagin to. Once binasag tong zones na to, it will easily target this 50% level nitong candle na to. Okay? Now, once na mangyari yun, I want you to put a box inside that one and treat that one as a fair value gap. Muna. Word muna. Name that one as a fair value gap. Now, ano sabi ko? Bullish pa rin to not until basagin tong lows na to. Tong weeks. Tong lows na to equal low. Why? Kasi market structure. Change of character or a breakup structure or a market shift. Okay?
Pero once na mangyari na yon, ano sa tingin nyo mangyari dito? Now, punta muna tayo, balik na muna tayo sa daily time frame. Check nyo muna kung ano yung mga naka-highlight na zones ko dito. Nakita nyo ba to? Order block. Right around here. A buy side liquidity on a lower time frame. A fair value gap. Now, you have buy side liquidity or buy side imbalance and sell side efficiency. Now, balik natin yung order block. Lock natin yan. Kaya ako nilock to kasi ayoko mawala yan dyan. Why? Bakit kaya ayaw mawala ni Sir Kim yan dyan? Now, if you go to lower time frame, move to lower time frame, move to lower time frame. Nakikita nyo to? Di ba ginawa ko yan dito? Nakikita nyo tong week na to from this week to this week. Right around here. Plot of Fibonacci from this swing low to this swing high. Look how random is that. And now, yung sinasabi ko sa inyong top week, that's the last fuel na possible hintayin natin bago natin ma-confirm na basagin to. And pag binasag to, it will easily aim this 50% zone right around here. And guess what? The zone or the table will be flipped. Ibig sabihin, babagsak na to massively towards to this order block right around here. Now, where's your buy side liquidity or buy side imbalance and sell side inefficiency right around here? Notice na hindi naman to na mitigate. Tama? Notice hindi na mitigate tong buy side imbalance and sell side inefficiency na to. Bakit kaya? I don't know. Pero itong ways or itong candles na to may meaning to. Engineering coach. Correct. It's an engineering of liquidity. And as you can see, nagkikreate yan ng divergence. And guess what? One last tip. There's a willingness to the market na i-break tong zones na to. Alam niyo yan, di ba? Naturo ko yan. Way back before pa ata. Na every time na nagkakaroon ng mga ganyang weeks na yan, yung let's say for example, pagantong weeks, and then pagantong weeks, once na nabasag yan, or let's say for example, saan ba tayo? Ito. So once na ganyan yan, ito yung candle, once na nabasag yan, liquidity yan eh. Sweep yan. And same exacting here, once na nire-respect yan at nagkikreate yan ng topic, once na mabasag yan, i-sweep yan. Liliquidate lahat to. Now, hindi malayo na same exacting here. A willingness to the market. Take a look at the left side. Sweep. Now, it's very random na meron kayong BC dito. Now, kung ayaw nyo maniwala, pwede kayo mag-chart muna sa 1 hour. Gusto ko i-take note nyo lang to. Kahit ito na lang i-drawing nyo, wag na yung mga din-drawing ko dyan. And also, gusto ko pala i-annotate nyo tong order block na to, no? Random yan, kasi nasa loob yan ng order block. Now, bearish to once na mangyari yung sinasabi ko sa inyo dito and then dito. Magsisimula tayo mag-short next week. For sure. Dito kay S&P 500, yung mini S&P 500 to go lower and lower. Now, siyempre, paano natin masasabi na totoo naman yon or nagkakaroon tayo ng resemblance na possible, tama yung sinasabi ko, di ba? Mamaya mo, nag-iimbento lang ako. Diba? So, actually, nag-TA na rin tayo way back before, no? Sa EURUSD. Ito ang kailangan natin, di ba? Pupunta ka dyan sa EURUSD mo, hindi pa rin tinatanggal to. Let's go to weekly chart. Okay. Let's close this one up. And then, let's reopen. Ayan. Okay. So, now let's focus on EURUSD. Ano to? Weekly imbalance. Volume imbalance. Ano sabi ko nga ulit? Wala tayong kasaguraduhan kung hanggang saan yan pupunta. Possible, i-touch lang yan, then magkaroon ng good reaction. Tama? Gandun lang yan. It's a magnet, di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo sa silver bullet,
if nakakita kayo ng volume imbalance, it's just a what? Magnet. It's a magnet. Now, go to lower time frame. Now, take a look. Nakuha mo yung buy side right around here. Now, I'm just waiting na lang na magkaroon to ng weaker volume. Pag nagkaroon to ng weaker volume, magkakaroon dyan ng wicks, and makikita natin yung reflection yan on a lower chart, lower time frame. Now you will start to see the same exact thing right around here. Willingness to the market to not did not mitigate this low. Fibonacci, get that fair value gap right around here, and now yun yung gusto kong hintayan. Gusto kong makita na magkaroon ng good reaction dito to make a lower, hit this low, and syempre masasabi nyo to as what? CB o BC? Syempre BC, buy side imbalance and sell side inefficiency. Itong fair value gap na to, babalikan yan dyan. Babalikan itong BC na to. Pero kung makikita nyo dito, meron isang naiwan na hindi ko na-annotate. Tama? Okay. Nagkakaroon nata ako ng problema sa trading view. Nawala yung drawing ko. Okay, wait lang. Ayan. Sana all, ganito mabilis. Ayan. Okay, good. Okay, ayan. Now, kung titignan nyo to, this will be a normal fair value gap, tama? Maybe napaka very harmful naman, no? Napaka, parang okay, simple lang, simple fair value gap. Pero, na-imagine nyo ba kung ano itsura na ito once na-targetin to? Sige nga. Anong tawag nyo dito? Once na binasag to, and, you know, of course, syempre, hindi natin maikakailan. Tatargetin to, napaka-simple lang naman. So, of course, tatargetin to. Correct. Inversion. Correct. It's an inversion fair value gap. Once you go down, lower than that, wait for the good reaction, it will aim for this lower. Now, itong buy side imbalance and sell side inefficiency mo na to, magiging what? Kaya sa tingin nyo to? BPR. Possible kung malaki yung candle. Okay? Pero I'm not expecting it na malaki yung candle. I'm expecting it chop-chop yan. Pustahan tayo. Okay? Pero, ito yung tinatawag nating yan yung tatawagin natin ngayon, breakaway gap. Why? As you can see here, break, there's a gap na hindi nakabinalikan, pero now, it will try to aim that one. Sorry. And now, it will try to rebalance this breakaway gap. Pag ito ay binasag, automatic, you're trying to aim for this fair value gap. Right around here. Okay? So, that's my 1 cent here on EURUSD. Okay? So, ayan. Now, let's move on to gold. Ito napakasimple. Hindi ko na kayo kailangan pahirapan. This is my daily time frame chart on gold. It will try to aim for this CB. Just like Bitcoin. Just like Bitcoin. Kita nyo to? There you go. Now, fair value gap. Tama? Now, it's an inversion fair value gap. I want to see multiple candles rebalance to this fair value gap. Ayokong bumaba yan dyan. Aim for this CB right around here. Intindihan? So, yan yung ini-aim ko for Bitcoin this week. Now, balik tayo kay S&P, E-mini. Take a look. Let's take a look at the 15-minute chart first. Okay, naglalag na naman. Ano problema na ito? Maybe, ang dami ko nakabukas. So, sige. Ialisin na muna natin yung iba. Oh my God, what the fuck?
Okay, save and close. Save and close. Okay. Now, let's take a look at... Oh, my God. Ba't Bitcoin to? Okay. Ayan. Now, let's take a look at the 15 minutes chart first. Ito ni mini S&P 500, no? Ayan. Now, in this case, kung makikita nyo, nagkakaroon tayo ng movement towards to the upside. Now, if I'm going to take a look at the 1-minute chart, alam ko magkakaroon to ng volume imbalance. Okay? I know at some point in these zones, may volume imbalance dito. I think. Okay? I think. Yeah. In these zones, right around here. Now, since I do have a volume imbalance right around here, possible, punta tayo ng 5-minute chart to see. There you go. That's a fair value gap right around here. Good balance on that fair value gap. Mamaya to, tingnan nyo, maguguluhan yung utak ninyo kung uunahin nyo to without understanding kung ano muna nangyari dito. Tama? Kung ito kayo magpo-focus, maguguluhan kayo. Pero I want you to focus dito muna. Ito yung nangyari. Ito yung naging cause ng what? Breakout or possible moving, pag-move ng market towards the upside. So, dito ka muna mag-focus. Ano nakikita mo? Diba? So, now, first, I saw this one. Extended to the right. Notice how the candle respectfully or randomly residing to that 50% zone. Okay? Nandiyan lang siya. Ayan, sige. Ayan. Okay? Nandito lang siya sa zones na to. 5-minute chart. Okay? 5-minute chart. Fair value gap, right around here. Now, if you're going to take a look dito sa mga zones na to, hindi ko alam kung kaya nyo or na-train nyo tong zones na to, okay, kaysa dito pa lang dapat kaya nyo na i-train yan the moment na it went back here for long position, kaya nyo na yan. Kasi yung mga second candlestick causing a fair value gap, may hirapan kayo matrade yan due to wicks, volumes. Okay, volume na lang yon. So, ibig sabihin, mabilis na volume yon. So, I don't know kung mabilis kayong pumindot for that one or good reaction yung magagawa nyo for that one. Pero kung ako yan, ang gagawin ko is magli-limit order ako and to some point dito sa fair value gap, my stop loss will be below this breaker block. Just to get this fair value gap. Now, where's your aim? Saan ang aim mo, Sir Kim? Nakikita nyo tong fair value gap na to? Right around in these zones. Okay? Tong zones na to. Normal ba yan, Sir Kim, na binabasag niya ngayon yung candle na yan? Or talagang nagkaroon tayo ng wick papunta dyan sa fair value gap niya? Yes, it's normal. Pero ito, normal ba to? Yes, it's normal. Sige nga, Sir Kim, ano nakikita mo dito? Isa lang. I'm expecting a big volume coming dito sa S&P 500 to due to these highs na nakikreate natin for equal highs dito. Bakit? If you notice on the left side, there's a volume imbalance right around here. Now, if you're going to extend that volume imbalance to your right, and now, try to move your 5 minutes time frame on a 3 minutes down to 1 minute chart. Yan. Makikita mo na this is a good fair value gap right around here. And now, take a look at this one. It's 2 candle na to. Bakit hindi ito, Sir Kim? Eh, hindi naman yan nag-cause ng break eh. Ito yun, nag-cause ng break or nag-cause ng wick. The wicks do the damage, the body tells the story. It didn't cause a damage, but it tells a story na nag-side lang siya dyan. This one, wicks do the damage, the body tells a story. Extend that to the right. There you go. Now, your last hope, kung mga nakapag-long yung mga tao dito, or kayo, nakapag-long kayo, no? Kapag nakapag-long kayo dito, this will be your good stops right around onto these lows nito. Not on these two lows, but somewhere around in these lows. Okay? So, lagyan natin ang line. So, hanggang dito. Okay? Yan. Okay? Somewhere around in that. So, this will be your last opportunity for take profit
on these highs. Not on these highs, okay? Huwag mong imaginein or huwag mong pangarapin na makapag-tipi ka dito. Okay? Hindi kakayanin yun. Okay? Just aim for this volume imbalance, you see. Okay? Kung nag-long ka. Pero paano naman kung nag-short ka? Diba? E di syempre, do what I told you. Tignan mo. Yung nakikita ko sa higher time frame. Weakness. 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 Now, dito nyo makikita yung essence ng marunong magbasa or nagkakaroon na kayo ng insight when it comes to reading, you know, dissection of the market structure. Kasi kaya nyo na i-dissect on a higher, down to lower, now hindi ka na maguguluhan. Okay? So, in the higher time frame, nag-i-expect ka na lang ng lower volatility and lower movement for you to aim it dun sa mga sides na sinabi ko sa inyo kanina. And possible, matake advantage ito. Not today. Okay? Hindi yan today since ito yung market natin ngayon. Nandiyan kayo ngayon. Okay? Not today. But I know, I believe, if you wait for something, tulad na sinabi ko sa inyo dito, wait mo lang basagin to, then you're clear for a big opportunity to the downside until here. Okay? Now, sir, Kim, bakit hindi ito yung i-aim namin? This will be a 50% level. Dito ka possible magkaroon ng what? Consolidation once na ma-hit. Hindi dito. Hindi din dito. Kundi dito. Kung i-extend mo yan. Okay? Fibonacci ka dyan. Extend mo sa right. Alam mo 50% zone to. Alam mo pwede mag-sideways ang market dito sa zone sa to. Okay? Now, as the price go lower and lower ngayon on a 1-minute chart, 44.78 cents. Let's go to 1-minute chart and analyze this one. Go. Break. So, dapat, wala ka na dyan. Bakit? Kung nandiyan dyan ka pa rin, makikita mo na yan. Yan yun yung mga nakakatakot na candlestick, which is a volume imbalance. Maybe harmful. Diba? Maybe harmful para sa inyo. Pero again, ano ibig sabihin ng volume imbalance? Yung term na nagmamadali. Kaya nakakaligtaan, kaya nagkakaroon ng kamalian, kasi nga may nagmamadali. Okay? So in that case, this one will rush the price movements to the downside. Okay? To the downside. Not until, tingnan nyo to ah, ito yung sinasabi ko sa inyo, itong equal highs na to, hanggang dito na lang yan. Kung ito ay tataas, hanggang dyan lang yan. I'm not expecting it to go up here, but here lang. Okay? Since equal high to, liquidity sweep lang yan. Okay? Pero tingnan nyo to. Makakita kayo, believe me, once na itong candle na to, mag-break away to, dito sa fair value gap nyo dito kanina, and dito, makakakita kayo ng maraming volume imbalance on these zones. And I believe, hindi kayo makakuha dito ng 7 to 10 handles. Okay? Wala muna. Not until, nandito na kayo. Okay? Not until, nandito na kayo. Doon kayo makakita ng 5 handles. Okay? So, ayan. Actually, malapit. Oo nga, tama. Malapit na yung silver bullet ninyo. Okay? So, may nagtanong kanina, ano daw settings ng Fibonacci natin. So, there you go. I'll give you something. Ayan. So, you just screenshot this one. Ayan. Okay? So, kung naka-screenshot ka na, okay na yan. There you go. Okay, good. Now, again, huwag niyong kakalimutan yung sinabi ko sa inyo about dito sa weekly time frame. Napaka-importante na ito. Kung hindi nyo ito magigets o hindi nyo alam paano i-play out to, then definitely mahirapan kayo maghanap ng bias nyo. Okay? Mahirapan kayo maghanap ng bias ninyo. So, since nabigay ko naman na sa inyo, sabi ko sa inyo ha, meron dalawang point na binabantayan. Yung 50% dito, ito, okay? And then aim for this order block right around here. Pupush nyo yan towards here. Pero, nakikita nyo itong fair value gap na ito, di ba? Ewan ko, nasabanggit ko. Pero once na binasag itong order block, automatic aim for this BC right below here. Okay? Simple as that. Sir Kim, paano yun? Ibig sabihin, buong week,
short lang ng short or possible. Lahat ng magiging market natin, short lang ng short. Possible, yes. Parang katulad na nangyari dito. Okay? So, possible, makakita tayo ng ganun. Why? Diba? It's a market structure, guys. Higher, lower, higher, lower, higher, lower, higher, lower, higher, lower. Same exact thing here. Okay? So, yun lang yan. Hindi nyo na kailangan pahirapan pa yung sarili ninyo. Just, so, mga wala naman dito. Okay, sa wala dito sa live natin ngayon. So, possible, update nyo na lang yung mga kasama nyo tomorrow. Okay? So, kung may time kayo, update nyo na lang sila sa mga napag-usapan natin today. Okay? Para may idea din sila and, you know, tulungan lang. Okay? But anyways, hindi ko naman pinagdadamot to. Okay? So, again, this is just an update para magkaroon kayo ng heads up kung ano yung possible na gawin niyo or isipin niyo this coming week. Okay? So, yun lang yan. Nagbigay na ng signal si coach tapos ikaw naka-long pa rin. Diba? So, yun lang. Basta alam nyo na. Basta nasabi ko na yung kailangan ko sabihin when it comes to this one. Again, contento na ako dito. Hindi ko kailangan galawin si Imini S&P ngayon since nakuha ko na yung volume imbalance niya. I'm just waiting for a big or rejection side neto. Then, I can trade this one out. Okay? Pero until then, wala tayong kasigurado dito sa volume imbalance na to. Okay? So, alam nyo naman ibig sabihin ng volume imbalance na yan. Okay? Sanay na kayo dyan. So, hindi nyo alam kung may 50% ang yan. Or may 50% yan. Okay? Also, nakalimutan ko palang sabihin, no? Once na may paparating pala na news, let's say, for example, CPI, FOMC, mas prepared ko na gawin ninyo, mas i-trade nyo muna si Nasdaq compared kay E-mini S&P, no? Yeah, okay. Mas i- Mm-mm. Bakit, di ba? Bakit? Nag-change na tayo ng contract, guys. So, bagong contract na kasi tayo. So, mapapansin nyo rin yan kay ICT. Pag new contract, nakapokus siya sa Nasdaq compared kay E-mini, no? So, ayan. Nagiging malinaw lang naman ng movement ni E-mini, ni E-mini S&P once na natapos na yung dalawang news, which is FOMC and CPI. So, ano ba kanina? CPI. So, malinaw na po ang movement natin. And then, hindi nyo na kailangan i-trade or hindi nyo na kailangan bigyan ng pansin si Nasdaq for a while. Okay? Pero, again, pag may paparating na news, like just like FOMC and CPI, mas mabuti i-trade nyo si Nasdaq compare kay E-mini S&P. Why? Kasi nga, di ba sabi ko nga, choppiness. Magkakaroon ng choppiness to the market and then, ano tawag dito? Seek and destroy. Eh, Sir Kim, ano pinagkaiba niya kay Nasdaq? Eh, Nasdaq po ay 100 lang po, okay? 100 biggest company or blue chips company. E-mini has 500. So, alam nyo naman, syempre, mas malaki volume dito compared doon. So, ayun lang. Kay Dow Jones, 30. O, diba? 30. Meron pa nga, 10 eh. Tas, 20. Okay. So, ayun. Ibig sabihin naman ng S&P 500 is Standard and Poor Index. Okay? Standard and Poor. Bakit Standard and Poor? So, I still don't know kung anong meaning ng Standard and Poor or bakit Standard and Poor. Pero, I know. Kasi, mapamayaman man or mapahir or mahirap man still yun at ayun pa rin yung mga brands na meron yung mga tao. Okay? So, Colgate, syempre, mahirap ka man o mayaman, still bibili ka nun. Kaya, tinawag doon is Standard and Poor Index. Okay? So, yun lang. S&P. Standard. Mga standard na tao, which is may mga kaya dun sa mga mahihirap na tao. So, yeah. That's Standard and Poor. Nasdaq, S&P, and then Dow Jones. Yan yung mga biggest na index na kailangan nyo maintindihan. Pero so far, ito lang naman. So, yep, I guess that's pretty much it for me here sa review. Okay ba yun? So, I hope okay yung na-discuss natin today. Kahit konti lang, di ba? Kahit konti lang. So, yeah.